guys, magandang araw. Hello sa inyo. Nandito naman ako, mamaneho na naman ako. Pupunta ako sa Ayala Labang. May ihahatid lang akong ano, gamit. Ito. Ayan. Kakarating ko lang eh. Nagbayad ako ng ano, monthly dues dito sa village, sa bahay ng boss ko, tsaka ano, bill sa tubig. Dito binabayaran sa opisina dito sa village. Pagdating ko may inutos yun. Punta nga raw ako sa bahay ng mami ni mam. And guys, kumusta kayo? Dito na naman ako, drive na naman ako. Mag-isa na naman ako sa sasakyan. Solo na naman ako. Kaya kinakausap ko na naman yung sarili ko sa camera. Kaya try ko kung mag-video-video eh. Sabi nila ako, ano daw, try ko daw mag-video kung ano yung buhay ng isang driver. Kaya ito, sinisimulan ko kung ano yung ginagawa ng isang family driver. Ang oras na ba? Alas 10 na, nagugutom na ako. Itala ko dito ang tinapay eh. Merindahin ko muna habang nagda-drive ako. Hinto muna ako dito sa gilid. Kunin ko yung tinapay kung nagugutom na ako eh. Kakain ako habang nagda-drive. Nagka-ulcer ako dahil dito sa ano, trabaho, family. Madalas nagugutuman ako sa biyahe. Ayun, natitiis ko yung gutom. Natapos na akong magano. Lunes ngayon kaya nilinis ko lahat yung tatlong sasakyan. Natapos ako alas 9:30 yata yan sa tatlong sasakyan. Kasi wala sa umaga, wala nang lakad ngayon eh. Dati umaga pa lang, alas 6 pa lang biyahe na ako papunta sa school. Sa lasal nag-aaral yung dalawa kong alaga na lalaki, tapos yung isang babae dito lang sa loob ng village sa Ayala. Umaga pa lang, todo ano na ako. So, dati nung wala pang pandemic. Ngayon nagka-pandemic, ito, nabago yung schedule ko. Dito na lang, pag-isa na lang ako sa sasakyan lagi. Nabusog ako ah. Hindi ko nagagawang maglinis na sasakyan dati sa umaga. Dati punas-punas lang, tapos ngayon nalilinisan ko na talaga buong sasakyan. Kasi wala nang masyadong lakad sa umaga. Bali guys, itong amo ko na to, pang ilang amo ko na to sa village. Pang anim na amo ko na to dito sa village. Bali, nagsimula ako dito 2013. Ngayon 2021 na. Mag 8 years na ako ngayon sa boss ko ngayon. Tumagal ako dito kasi okay ako dito, mabait sila eh. Siya yung amo na nakakaintindi ka. Hindi ka gaya ng ibang amo ko talaga na ano, walang pakialam sa iyo eh. Porque binabayaran kanila eh hindi na nila iniisip yung ano mo, yung kapakanan mo bilang isang driver, porque sinasahuran kanila. Eh ito naman sila yung amo ko ngayon, kaya nagtagal ako nakakaintindi. Pang-anim na amo ko na yan ito sa village to eh. Pero nagpapaalam ako dun sa mga una kong amo. Wala namang nagpaalis sa akin na amo. Ako yung umaalis dahil meron akong nagiging problema sa kanila. Hindi man sa kanila, sa mga kasama sa bahay o yung sa trabaho. Kasi yung ibang amo, hindi iniisip na nagtatanong kung kumain ka na ba, yung
tipong uutusan ka, alanganing oras na. Yung oras na ng kain, uutusan ka pa. Hindi ka, hindi man lang tinatanong kung kumain ka na ba o ano. O pakakainin ka muna bago ka utusan. Ang ganun yung una kong amo eh, kaya inaalisan ko eh. Walang pakialam sa'yo. Yung ibang driver, kakausap ko, nakakakwentuhan ko. Balasubas daw yung amo nila. Eh sabi ko, ay, simple lang naman yan. Umalis tayo sa amo nyo, hanap kayo ng bagong amo. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo kailangan magtagal kung hindi kayo magkasundo. Marami namang mapapasukan. Yung ibang amo dyan, papalit-palit ng driver kasi maano talaga yung ugali. Masama, hindi naman sa ano. Iba yung ugali nila eh. Kapag hindi nagugustuhan ng isang driver eh. Pero ng mga amo na hindi, sila, hindi nagtatagal yung driver nila dahil wala sila nakukuha ang matinong driver. O, depende kasi sa mga amo. May masungit yung lalaki na amo. Meron din naman yung babae yung masungit. Madalas ganun ang nangyayari. Hindi talaga po totally pareho sila. Parehong mabait, parehong masungit. Pag parehong masungit, siyempre hindi ka magtatagal dun. Mga nakakausap kong driver, sabi nila, buti ka pa dyan sa amo mo, nagtagal ka. Sabi ko, tsaga-tsaga lang kasi wala naman silang pinapakitang ano sa akin eh. Ayos naman sila pakikitungo nila sa akin. Kaya nagtatagal ako. Saka masaya naman ako sa trabaho ko. Kasi wala naman akong ibang ano eh. Elementary graduate lang ako kaya wala akong pinipiling trabaho. Ay, ini-enjoy ko na lang yung sarili ko dito. Kasi wala naman akong ibang mapapasukan eh. Maraming trabaho na marangal. Pero ito na yung nagustuhan ko eh. Pagka-drive. Saka medyo hindi maano sa katawan. Hindi mabigat sa katawan. Kesa sa mga ano, ibang trabaho. Di ba ka merong ipapadala sa akin? Wala naman siguro. Ay, mag-order daw si Ate Bibi ng bigas? Oo. Baka may bigas na sila dyan. Oo. Ito, pumunta kaya dyan. Galing sa bahay yan? Sa amin? Hindi, may kunin naman lang. Oo. Tapos ito, nilagay kaya dyan. Uy! Sige, nagalaw ka, nag-blah. Bigay mo yan, pakita mo lang. Ay, Ate. Nilulusog mo. Vlogger, oh, kukunin ko na yung bigas dyan. Mag-vlog ka? Hmm. Hello! Hi guys! Ayun yung mga katulong nung mami ni ma'am. Magaganda. Naman! Subscribe naman yung channel ko. Oh. Ayan, kukunin ko yung bigas dito. Para pang pa... Ayan. Ah! Yan guys! Kinuha pa yung bigas dito sa bahay ng mami ni ma'am. Ano? Dadali ko na ba? Hindi pa sa hindi niyo pa sinabi, sayang yung pagbuhat ko dito. Hi guys, kinarganya niya pero hindi niya pa sinabi. Sana muna. Mapagalitan tayo pareho. Ikaw yung sabi ko, sinabi mo ha? Ano yan? Yan yung driver ng mami ni ma'am. Matagal na siya dito. Ilan taon ka na kayo dito? 22 pa lang. 22 years na. Matagal na. Dalawang dekada na. Malaki-laki yung nabonus ito, niya. Ito, mas malaki. Matagal na si Janet. Malaki yung naging bonus nito. Oo. Malaki. Kaya ng tatlong asawa. Kaya yung master. Kaya ito, apat ang anak ko, isang asawa ko, kaya lima. Lima. Ano saan yun sila? PMI. Oh. YouTube channel. Wala pa? Ah, bago pa lang. Ilang taon ko daw yung... Mga Bisaya to sila. Ito, Ilonggo to si Kuya. Mabait to eh. Sobra. Mabait din yan si Janet. Tikalon daw ang Ilonggo. Hindi no, hindi oh. Hindi ah. Oo. Oh. Kahit... Pinapiko, ginapalat eh. Ikaw ba yan? Pinapiko, ginapalat daw yung ano sa kanila, utang ginabuldos. Okay. Hindi yan tikal na. Oo, hindi daw tikal. Sabihin na lang natin yung totoo, hambog. Hambog, ganun. Alis na ako dito, guys. Maraming bang utos si mami. Bye-bye.
And pauwi na ako. Kumuha ako ng bigas. Dito kasi kami kumukuha ng bigas eh. Nag-order sila ng yung mami ni ma'am para sa amin. Kaya yun, kinuha ko. Eh pinaalam pa nila doon sa taas, hindi na nila sinabi. Kinuha ko na lang. Ayan. Hindi pa ako nakakabili ng ano, tripod eh. Kaya pangit yung ano kukuha ko sa cellphone ko, nagyan lang nakalagay sa gilid ng ano, sasakyan. Gumagalaw-galaw pa. Ayusin ko. Ayan. Gumagalaw-galaw. Yung mami ni ma'am nagbigay sa akin ka nung last na punta ko doon nung at nung ados. Nagbigay sa akin ng ano 2,000 papasko ko, pahabol. At saka yung hipag ni ma'am nagbigay ng 1,000 kaya 3,000 yung nakuha ko nung ados pahabol nila. Kaya sabi ko swerte ko kasi merong nagbibigay sa akin ng ganun. Hindi ko ina-expect yun eh. Kasi dati ano lang eh, tigpa 500 lang nung una eh. Ngayon, 1,000 na at kakaima sa mami ni ma'am, 2,000 eh. Ngayon, hindi ko in-expect yun. Kaya salamat. Laki pa sa salamat ko na binigyan nila ako. Kailangan ko ngayong pandemic. Malaking tulong sa akin yung ganung pera. Kasi wala naman akong pagkukunan ng iba ng ganun eh. Kasi yung sahod ko talaga, nakapix na talaga eh. Wala na rin overtime ngayon kasi wala nang lakad yung mga boss ko eh. Sa gabi, hindi naman sila nagpapadrive ng gabi sa akin. Kahit istiin ako, may usapan naman kami. Ang oras ng trabaho ko, 6 to 6. Nung wala pang pandemic. Pagka hatid sa bata is alas 6. Tapos kahit istiin ako, alas 6, out na rin ako. Pwede na akong gumala kahit saan. Kaya nakakapaglaro ako ng basketball, nakakapunta ako kung saan ako gusto. Eh ngayon, wala nang overtime. Kaya wala akong pagkukunan ng ganung pera. Yung mga kapatid din ni ma'am, nagbigay din sa akin ng regalo. Lahat naman sila nagbibigay sa akin. Tsaka yung sa side ni sir, nagbibigay din sila sa akin ng regalo at saka pera. Kaya swerte ko dito sa amo ko. Kasi hindi pa ako marunong ano eh. Hindi pa ako marunong mag-video. Nakatingin ako sa ano eh, sa screen ng camera ko, ng cellphone ko eh. Dapat pala sa lens. Para tuloy ako duling diyan sa ano, sa mga video ko. And tinatry ko tumingin sa lens. Ay, nagda-drive pala ako. Baka mabangga ako. Yung mga napapansin ko, yung mga nakarang video ko, para akong duling eh. Dapat pala sa lens ako titingin ng camera. Ayun, at least may natututunan ako. Tinatry-try ko guys mag-vlog eh. Eh para ano lang, maalibang ako. Kasi mag-isa na lang talaga ako lagi sa sasakyan. So may time ako mag-video-video. Wala akong kausap. Sarili ko lang. Wala naman akong talit. Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong sumayaw. Itong ganito na lang, video-video lang. Kahit ano, pagtyagaan nyo na lang yung mga video ko. Wala akong katalent-talent eh. Hindi ako marunong mag-English. Totoo lang guys, hindi ako talaga marunong mag-English eh. Natututo lang ako sa mga alaga ko kasi sila, hindi sila nagtasalita ng Tagalog eh, pagkasama mo. Pilipino lang naman yung boss ko. Kaya lang nasanay na sila sa ano, sa salita, sa usapan nila, English. Kaya pag tinatanong ko sila Tagalog, pero English yung sagot sila nila sa akin, kaya nasasanay na rin ako sa kanila. Natututo ako kahit pakunti-kunti makaintindi ng English. Pero hindi talaga ako nagsasalita. Kasi sa nung elementary ako, mahina yung kalidad ng pagtuturo dun sa probinsya namin eh. Hindi kagaya dito na private, dun sa amin public. Pero ako kasi tamad akong mag-aral nun eh. Nag-aral naman ako, kaya lang siyempre yung iba yung dito sa Manila talaga na ano, school.
Kasi halos lahat dito English speaking yung mga ano, yung mga bata eh. Kumbaga yung grade 6 doon sa probinsya dito, Katumbas grade 1 lang eh. Baka hindi pa nga. Kasi yung mga teacher doon, hindi rin ganun, hindi rin nag-i-English eh. Tagalog din yung salita nila kahit English yung subject. Kaya hindi ako natuto. Tsaka naano din ako ng bully kasi, nabubully ako sa school kaya tamad akong mag-aral. Lagi akong kinukutosan ng mga classmate ko dating mas malalaki sa akin eh. Eh siyempre mahirap lang ang buhay ko sa ano, hindi naman ako lumalaban sa mga classmate ko. Kaya talagang ano ako, masama yung loob ko nung nag-aral ako kasi lagi akong nabubully. Kaya pinilit kong magtrabaho na lang, hindi ko na lang tinapos yung pag-aaral ko. Naisipan ko na lang tumulong sa mga magulang ko kasi sobrang hirap talaga ng buhay namin sa probinsya eh. Nakikisa ka lang yung tatay ko tapos si nanay ko sa bahay lang. Naglalaba, naglilinis doon. Pinili kong magtrabaho dito sa Manila. Ayun, nandito hanggang ngayon. Mahirap pa rin yung buhay ko kasi may dalo na akong anak. May pamilya na ako. Tutukayod pa rin. Hindi pa rin umasinso. Kasi nga, dito, ganito lang yung trabaho. Driver lang. Masaya naman ako sa ganitong trabaho. At least may panggastos kami sa araw-araw. May kumakain kami ng 3 beses isang araw. Okay na yan. Hindi na ako naghahangad ng mas, ano, parang nakukontento na rin ako sa ganitong trabaho. Sa ganitong kita ko. Kasi wala naman ako talaga akong pagkakakitaan na ano eh, malaki eh, dahil sa hindi ako nakapag-aral. Siguro yun, mag-upisa ako kung gusto ko talaga mag-ano, mag-negosyo ako, kung may puhunan, doon ako kikita siguro ng malaki. Pero sa ganitong pagdadrive, ano eh, kumbaga pang-tustos lang sa gasto sa araw-araw yung kinikita ko dito. Kulang pa. Pero pinagkakasya na lang ng asawa ko kasi magaling mag-budget yung asawa ko eh. Tsaka hindi ganun kaluho yung asawa ko sa sarili niya. Swerte ako sa asawa ko na inuuna niya yung importanteng paggagastusan kesa sa luho niya sa sarili niya o anuman. Pinapahalaga niya yung paghihirap ko bilang isang ano driver. Doon ako sa ano, sa Alabang Hills Village. Kasi yung village ng amo ko tsaka yung village ng mami ni ma'am medyo malayo eh, magkaiba. Dito kami bandang papunta na ng sukat ay yung amo, yung mami ni ma'am sa Ayala Labang, mga ilang kilometro din eh, layo. Kung walang traffic 15 to 20 minutes pagdating ko niya sa bahay, tatanghalian na lang ako. Pero may iniwan akong ano dun eh, labahin, maglalaba ako. May binabad ako. Pre, Happy New Year. Diyan ka ngayon ah, wala ka doon sa swimming pool ah. Kakapasok nyo lang ba? Oo. Lumabas ka ba doon ka sa inyo? Ah, diyan ka lang. Pahinga, isang araw lang ang pahinga eh. Oh, yung makakabintin. Yung New Year lang. New Year lang. Oo, ganun talaga. Oo, pag maintenance. Nakaway ka. Oo, bumalik ako nung Sabado. Umalis ako nung 24, bumalik ako nung Nados. Okay, hindi ka na quarantine. Hindi naman. Wala naman, hindi naman mahigpit na doon sa amin. Oo. Sige. Okay. Eh, nakausap ko yung isang maintenance dito. Nakakalaro ko ng basketball yun. Si Unyok. Si ma'am, may deliver daw ako. Dito lang naman sa loob ng village. Diyan lang. Kaya kung lalakarin ko na lang, malapit lang dito eh. Okay po ma'am. Yes na dito. Malapit na rin ako dito sa bahay. Dito na ako sa bahay ng boss ko. Eh, ipapatras ko yung sasakyan. Kasi para ready na pag-aalis ako, ready na. Kasi yung street namin, alanganin eh. Matras ako dito pagpapasok ako sa village na, sa bahay ng boss ko. Yan, nire-reverse ko na para diretso na pag-aalis ako mamaya.
Ayan yung isang sasakyan namin, no? Hindi ba nakikita? Asa na yun? Ayun. Sakto-sakto lang kasi yung parking dito, eh. Ayan, no? Yung tapat ng halaman na yan, tinatandaan ko yan. Ganyan ako mag-parking. Pag nandyan na yan sa tapat, okay na. Kasi naka-arrange yung mga sasakyan namin dito, eh. Ito yung parking niya talaga, eh. Kaya yun. Guys, see you next video. Suportahan nyo ako sa aking video, guys. Paki-subscribe. Salamat, guys. Thank you. See you next video.